Ayan, sinama ko ng kaibigan ko dito sa farm niya. Mihingi ako ng sitaw. Tsaka hihingi ako ng gabi, yung takway. Marami siyang tanim. Oh, that's plenty, pare. This is all mine. Yeah. Ay. Only you should put it up this side. You need to put something to sit that one, pare, the grass direct in the soyo. That's why. Oh yeah, this is happen, no? Mm. That's the one I saw in Philippines. Yeah. They put the one for the rice. The... Yeah, yeah. Like something of grass, ne? Mm. So it's not direct the pro. Pare, stand this and leave it. Pare, this is good. Mm. That's the ubi, no? And the other one is yam. Yeah. Yeah, meron din siyang ano dito. Pangalan nito. Alcalunes, Ilocano. Hmm? Matamis yung pakwan niya. Ang dami rin mga wild na ampalaya. Sarap to halo sa munggo. Oh. Fresh na fresh. Hmm. Sarap sa munggo. Ayan, nag-harvest pa siya ng pakwan. Bigyan pa ako ng pakwan. Napaka-bite ng kumpare ko na ito. Di siya madamot. Ayan, daming gabi. Oh. Ihingi ako ng ano, yung takway. Yung pinakaugat. So, ayan, puntahan natin. Ito binigay niya sa akin. Ito meron pa. Walang kutsara o walang... Hmm. Tamis. Ayan guys, ito na yung sitaw. Ang dami. Eh, meron din siyang yam. Napakarami niyang yam. Ito naman, ubi. Ayan guys. Hanap tayo ng takway. Ito. Pakwan. Meron siyang pakwan pero maliliit pa. Ito ang gamot sa payuriya. Nalaga lang ugat. Yeah, this is the medicine if you got that it. Meron din siyang radish. Ito yung yam. Ito yung radish. Nakalitaw na. Meron din siyang yam. Yan, kinukuhan na naman niya ako ng radish. Bibigay niya sa akin. Eh nako, dami na niyang binigay. Ito na, nilitawan na yung laman.
din siyang mga saging. So ayan, ito na yung kinuha natin kanina na mga gulay at prutas doon sa farm kanina ng kaibigan ko. Dami niyang binigay. Meron pang dragon fruit, oh, sariwa, bagong pitas, sili, sitaw, takway, o daludal si Lucano. Tapos ito, guyabano. Meron pang pakwan. Ito yung radish. Sarap to sa sinigang. Tapos meron pang saging. Lutuin ko to mamaya. Itong tamang ano, match niya dito yung ano, yung inihaw na bangus o tilapia. Tapos ito pala guys, gamot ito. Herbal na pag mayroon kang sakit sa ngipin o namamaga, yung mayroon na siyang nana. Kukunin mo lang itong itong ugat na ito, putulin mo, tapos hugasan maigi. Tapos ilalaga mo. At ito yung pinaglagaan mo, yun ang ipangmumumog mo para lumiit yung pamamaga at pipisain niya yung nana na namumo sa loob, kaya kumikirot yung ngipin. Maganda ito, kaya ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-process sa susunod. So, eto na. Pa-process ko na ito para maluto ko na. Sarap nito. Na-miss ko to. Matagal na rin akong hindi nakatikim nito. Buti na lang yung kaibigan ko, meron siyang tanim. So, ayan guys. Eto na lahat yung binigay sa akin ng kaibigan ko. Samahan nyo ko mamaya at lulutuin natin. Mag-iihaw muna ako ng bangus. Okay guys. Okay, so unang gagawin natin ay linisan muna natin. Ito lang ang mahirap dito. Matrabaho, pero pag naluto naman, masarap naman siya. Yung paglilinis lang kasi ang medyo matagal. Ganyan, no? Ganyan. Isan mo lang ng ganyan, no? Suot ako ng gloves kasi nakakamay siya yung dagta nito. Ayan, kukuskusin lang natin yung panglabas na balat niya. Ganyan. Linisan natin yung bibig. So ayan, nalinis na siya. So dito dapat siya kalinis. Ayan, malinis na. So putol-putulin natin ng ganito kalalaki. Ayan, lagay natin dito. Tayo, ito lang medyo matagal, pero pag naluto naman, hindi ka naman magsisisi doon sa lasa, dahil masarap. So ayan guys, linisan muna natin siya, puspusin natin ng ganyan, tanggalin natin yung pinakaibabaw na balat. Ayan, nagsuot ako ng gloves kasi nakakamansya yung dagtang ito, mahirap tanggalin kahit magsabon ka. Ayan guys, update ko kayo mamaya pag nalinis na at papakita ko yung pagluluto. So ayan guys, medyo makamiramay na rin yung nabalatan natin. So ito na yung panghuli.
Okay na yan. Tapos itong susunod naman eh, gawin kong paksiw. Sunod na araw. Yan. Natanggalin lang natin yung pinakaibabaw na balat. Yan. Okay. Ngayon, yung sunod naman natin ngayon ay yung sitaw. Yan, sitaw. Putulin natin ng ganito rin kahaba. Nagali natin yung dulo. Yan. Huwag natin paghaluin dahil mas maunang lutuin natin yung ugat ng gabi o takway bago yung sitaw. Katapos nito ay mag-iihaw tayo ng bangos. Yan ang ipang iibabaw natin para masarap. Ayan. Guys, ito na. Naka-prepare na tayo. So, ito ang haluan natin ng dalawang sili para mas mabango. So, samahan nyo ako at mag-iihaw naman tayo ng bangos. Okay guys, so ito na yung bangos na ihawin natin. Laki ng mata. Parang takot na takot siyang maihaw. Ayan. Ito natin siya ihawin. Ihawin ko sana sa kahoy kaso puro basa lahat ang kahoy dahil panay-panay ang ulan. Ngayon lang siya umaraw. Kaya dito na lang sa butin natin lulutuin. Dito natin i-grill. Pag naluto na ito, itong gagawin natin panghalo doon para malasa yung sabaw. So habang iniihaw natin, pasok muna tayo dun sa loob at magpakulo na tayo ng tubig. Para pag naluto na itong bangus, tamang-tama ilagay na natin pag kumulo na yung tubig. So ayan, magbalat muna tayo ng luya. Kailangan haluan natin ng luya para mas masarap yung sabaw. Para hindi natin masyadong maano yung lansa ng inihaw na bangus. Ayan guys, balat muna natin. Ayan. Okay. Iwain natin sa gitna. Ayan. Tapos pupitin natin. Pahilip na tayo. Tinagay natin yung luya. Depende sa gusto ninyong sabaw kung gano'ng karami. Pero ako konti lang ilalagay ko dahil para mas malasa yung bangus. Yan. So, antayin natin kumulo. Tignan natin yung ihaw natin bangus at ilalagay natin mamaya dyan. So, ayan guys. Baliktarin na natin. Makaluto na yung likod. Ayan, pwede na. Maganda pa rin yung kahoy kaso basa. Mas mabango sana pag kahoy mo niluto. Pag sa kahoy niluto, mas mabango.
Ayan. Gawin natin ng kunti. Tapos halo natin dun. So, ayan guys. Okay na ito. Amoy pa lang. Ulam na. So, patayin na natin. Hanguin na natin para may lagay natin dun sa lulutuin nating takway. Okay, mainit pala ito eh. Yan. Oops. Init. Yan nga. So ayan, nilagay ko na yung kalahati ng isda. Tapos nilagay ko na yung takway. May bagong na rin yan. Itong ginamit kong bagong balayan gawa ng Pilipinas. So takpan natin, pag kumulo na siya, takpan natin isunod itong sitaw. Okay. So ayan guys, kumukulo na siya. Lagay na natin itong sitaw. Antayin natin kumulo siya ulit. Tapos lagyan natin yung pang-asim. Tsaka yung sili. Yun ang pinakauli. So, ayan guys, kumukulo na siya. Ayan. Pwede na natin ilagay yung sampalok mix ng soup. Ayan, para meron siyang asim-asim ng konti. Tapos, lagay na rin natin itong sili para mabango. Ayan guys. Panulit natin. Siguro mga 3 minuto maluluto na yan. Okay guys. Ayan. So, ayan. Luto na siya. Magsalin na tayo dito sa bowl para makakain na. Tanggalin muna natin yung sili. Ayan ang lalagay natin sa ibabaw. Ayan. Patayin na natin. So, ayan guys. Salin na natin. Ayan. Kunin natin yung isda. Salin na tayo. Ayan guys, oh. Green na green. Sarap. Lagyan natin na sabaw. Yan. Halo natin yung sili. Yan. Tapos pa ibabaw natin itong ulo ng bangos. So ayan guys, ito na yung inasiman natin na takway o daludal sa Ilocano. Yan, sarap ng sabaw niyan. So ayan, kain na tayo.